Hi guys, good afternoon. Abot na tayo ulan. Paglabas sa paglabas ko ng highway, is abot na tayo ng ulan. Walang 1 minute mga par. Grabe. Basang basa ako. Bagong linis yung Aerox. Grabe. Marumihan ka agad. Tamang tama. Blinking din ako kanina. Ayun, tamang tama. Nagpakarga na rin ako. Oh, luckily, nakasilang tayo kahit papaano. Sabi na ulit, nakakatawa. Ganda pa ng sapatos ko. Tag ulan pa. Yung puti, nagiging itim na mamaya. So, nakakatawa. Basa na yung jacket ko. Naka-clothing, naka-cotton ako na jacket. Ulan. Hanggang saan kaya ito? Ngayon, babalitaan ko yung hanggang saan naabutin natin. Ayan, shoutouts kay Sir, oh. Pangalan mo, Sir? Pangalan, Sir? Tonyo po. Tonyo. Ayan, siya yung nagkarga sa akin kanina nung umulan. Abutan niya ako basang bata. Tapos kay Ma'am. Ayan, dito lang yan sa may Dumilandan Bridge, sa Helium Fuels. Ayan. Hello. Hello po. Papagas po kayo. Dito na lang sa Helium. Opo. Hanapin lang sila, kuya. Helium number 1. Alright guys, thank you Helium. Shoutouts kina Sir na nagigasalin sa atin. Ayan, so tumilan na yung ulan. Angas ka boy. So umay na natin. Basa ang daan. Talsik ang dumi. Thank you Helium Dumalandan. Shoutouts. Ginaw. Tingnan mo yan. Nabasa na ako. Siyempre maginaw na to. Sabi ang ginaw. Ingat na ingat ka na hindi maulanan. At the same time, ingat na ingat ka na hindi marumihan yung motor mo. Ihalo mo pa yung kaartehan mo sa pagmumotor. Kailangan malinis ang motor mo. Ayun, negative ang nangyari. Angas boy, white shoes pa more. Tag-ulan na talaga, tag-ulan na. Ilang beses na itong nangyari sa atin na inaabutan na tayo ng ulan. Kung dati hindi, naghahanap tayo ng ulan, ngayon magsawa tayo sa ulan. Tapos tatambike ka pa ng hapon. Hindi mo alam kung tutuloy ka o hindi. Maganda na ito, breakfast ride eh, para siguradong walang ulan eh. Breakfast ride talaga, malupit dito. O yung mga morning ride talaga, madaling araw. Yan ang maganda sa ngayon. Pero yung hapon na bumiyae, so sa abutan na naman ng ulan. Buti na lang naka-Aerox tayo. Ibang compartment, nandun lang sa ilalim ng under seat. So very convenient talaga na may compartment kahit walang box. Okay, so pwede naman magkapote, ganito ganyan. Okay, sige sige, explain ko kung bakit. So pwede kang magkapote. For me ha, for me lang, this is my own opinion. Pwede ka magkapote kapag ano, kapag yung papasok ka pa lang, yung hindi ka talaga pwedeng mabasa. Pero at this moment kasi, ano eh, pauwi ka na kasi. Kumbaga, pag ako kasi, for me, mga par, pag pauwi na, it doesn't matter for me kung basa o hindi. Kasi bahay rin naman yung pupuntahan eh. Pwede namang maligo, to be honest, pag uwi. Kaya, at this moment, talagang I am deciding na maligo na lang. Ayan. Pero putik siguro kung papasok ako, di ako magpapabasa. Nung sisilong ako, susuot ko yung full gear kong kapote nito. Tapos ang pwedeng mabasa lang sa akin, helmet. Tapos ano, kamay at paa. Importante, may tsinelas din tayong baon eh. Alright. So yun lang yung essential ngayong tag-ulan mga par. Talagang hindi na natin may iwasan to. Pero kung ayaw nyo talaga magbasa, magsasakyan tayo. Or kung wala naman tayong sakyan, it doesn't matter. Basta lagi tayong mag-iingat. At the same time, huwag natin pababayaan yung ano, yung sarili natin. Pakiramdaman natin mabuti. If pagod na pagod, huwag pa siya natin magpapaulan. If okay naman, nakapagpahinga naman, sige magpaulan ka hanggat gusto mo. Walang pipigil sa'yo. Basta importante, you should drive carefully. At the same time, be a defensive. Uy, ginawang jet ski yung Aerox. So be a defensive driver as always, no? Kasi maulan, basa ang kalsada, usong hydroplaning. At the same time, iwas disgasya. Alright! Iyat lang! Gas pulin mo, sir! Ige! Yan, oo. May kasama tayong Aerox dito mga pero chill ride lang si sir. Pero ako po, ito'y ginagas po! Sige! Hey!
Uwing-uwi nagar, basa nagar. Oh, lakas din ng Aerox na to. Kanina pa bumabakbak. Ang dami nun, no? Loko yan, ah. Oh, angas naman, sir. Oh. Oh. Sana all nakakalkal. Airbag naman yun, sir. Sige. Uy, angas pala ng flasher nito. May ganito pala. Ayan, no? Eliminator, flasher eliminator ba tawag doon?